Okay, andito na naman tayo si Carl. Sa araw na to, gagawa tayo ng souvenir pillow. Souvenir pillow, marami itong pinaggagamitan. Hindi lang to pang birthday, christening, wedding, debut, at iba pa. Pwede ito yung mga pang araw-araw na regalo. Same process lang to sa mga neck pillow na nabibili natin. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko ba ito ginagawa. Simula, kailangan muna natin ng plain na ito. Ang ginagamit kong tela ay pitch twill. Yung iba kasi, ang ginagamit lang nilang tela ay yung Gina. Masyadong manipis yung Gina, saka masyadong mura yun. Okay naman siya, kaya lang kasi yung hanap kasi natin, saka hanap din ng mga customer ay yung quality na gawa. So, kaya to, andito tayo ngayon sa pitch twill na tela ang ginamit natin. Ibang iba yung quality niya compared dun sa Gina na tela. Ngayon, yung process naman ng ginawa ko rito, sublimation siya. Ang size nito ay 11 by 11, tapos hinit press ko siya ng 220 by 30 degrees. Hindi ko na na-videoan kung paano ko siya hinit press. Sigurado naman ako na alam na alam niyo kung paano yan. Ang ituturo ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Napaka-simple lang naman ito. Tatahiin lang natin siya. Kasi ilalagay natin yung fiber sa loob. Bali, ito nga pala yung ginagamit kong pantahi. Portable lang siya. Nakapatong lang siya sa maliit na table. Itong makina na to ay 3 years na mula nung nabili namin. Nabili namin siya sa Lazada. Nasa alagang 3,200 yata, ganun yung pagkakabili namin. Pero kita nyo naman, hanggang ngayon buo pa rin siya, saka napapakinabangan pa rin namin siya. Yan, dahil pula yung ilalagay nating tela, okay, sandali lang ha. Pula yung ilalagay nating tela dito sa panglikod. Ito unan. Puputol lang tayo ng kasukat nito. Yan, madali lang siyang punitin. Pero matibay siya itong materials na to. Dahil pula yung tela natin, pula rin dapat yung sinulid para yan, iayos lang natin. Lalagay lang natin yung sinulid dito. Ito, napakamura ng makina na to. Made in China siya, pero kita nyo naman, umabot siya ng 3 years. Mahigit 3 years na siya itong makina na to. Kaya sulit na sulit na rin. Pwede nang palitan ng mas maganda at saka branded na makina. Marami na siyang pinagdaan ng mga souvenir. Yan, meron din siyang mga secret pocket dito sa loob para lagayan ng mga ganito. Lalagyan muna natin siya ng sinulid. Actually, may mas mura pa rito. May mga halagang 1,000 o kaya mga 700. Pero siyempre, tinignan ko muna yung reviews ng mga nakabili na ng mga makina bago ako bumili rin. At nakita ko rin yung mga mas mura dito. Hindi naman maganda yung mga review ng mga nakabili. Kaya gumuna ako dito sa mga medyo mas mahal. So, bali may pinapatakbo ko na siya nito. Meron siyang kasamang foot pedal. I-adjust mo na rin yung bilis. Ayan,
Bala, ito yung nilalagay natin sinulid. Yan, lalagyan lang natin siya ng sinulid. Ako anong tawag niya, ang tagal ko nang nananahi dito pero hindi ko pa rin alam kung anong tawag dito sa bilog na yan. Napakadali siyang gamitin kahit wala kang masyadong alam dun sa pananahi, kayang-kaya naman siya, madaling i-operate. Saka yung karayom na ginagamit ko, ang tagal na niyan. Marami akong biniling mga karayom pero hanggang ngayon yung nakalagay na karayom, yun pa rin yung ginagamit ko. Hanggat hindi siya napuputol, hindi ko siya pinapalitan. Ano, okay na siguro ito. Para makapagsimula na tayo sa pananay. Suot natin yung sinulid sa karayom. Nahiya na tayo sa suutan na. Lagyan natin siya ng logo natin, ginawa nating logo. Logo to ng shop namin. Ipot lang natin yung sinulid sa ilalim. Kayang-kayang manahe kahit sino. Kaya kung susubukan niya rin gumawa ng souvenir pillow, napakadali lang. Yan, ito lang yung pag-atras niya para mailock yung sinulid. Lalagyan ko muna siya ng logo namin, parang kunwari eh, branded yung pillow. Saka advertise na rin kasi yung mga ibang pagbibigyan ng mga souvenir, nalaman nila kung kanino galing kasi yung pinagawa yung pillow, kaya makakakuha pa tayo ng panibagong kliyente. Yan, huwag niyong kakalimutan na maglalagay ng logo niyo o contact number kung saan kayo hahanapin ng customer. Pagsasaklubin lang natin ito. Bali sa layout ko, naglalagay ako ng red na ganito para alam ko kung saan ako magisimula saka hihinto. Bakat naman dito yung mark ko, ito yung bali yung red, bali dito ako magsisimula sa side na to. Yan, ipantay lang natin siya para pagka natahi siya, maganda siyang tingnan, hindi nakabaluktot ng tayo.
natin dito pagdating sa mga kanto-kanto. Ayan lang, nilalak natin yung sinulid. Ayan, pagdating sa mga ganito, ibabalik lang natin tong sinulid niya para mag-lock siya. Ayan, kita niyo dito sa naglalock yung sinulid niya. Ayan, meron tayo dito yung cutter sa gilid dito. Ayan, makita niyo yung hugis kunting na yan. Ayan ko pinuputol yung mga sinulid. Pwede rin namang manual na lang ng gunting. Meron siyang ilaw, may patayin siya ng ilaw dito. Ayan. Ayan, ngayon pag natapos na ating tayin, bali puputulin lang natin dito. Bawasan natin yung mga pangit na tayo. Pangit na putol kasi pinupunit ko lang kasi ito yung tela. Lalo na pagka maramihan, pinupunit ko na lang. Saka nagpapa-excess talaga ako ng mga tela. Mahirap mo kasi pag saktong-sakto lang yung nilalagay mo. Minsan, dahil nga pinupunit ko siya, minsan tabi nga yung pagkakaputol, tapos na yung pagpiprintan na tela, sayang naman. Pag ginugupit mo naman, bukod sa matrabaho siya, ganun din naman eh. Tumatabing rin naman na pag ginagamitan ng gunting. Kaya yun. Sa akin, mas gusto ko yung pinupunit na lang. Bale, ito na siya. Ngayon punta na tayo din sa paglalagay ng fiber sa loob ng unan. Ibababa ko lang muna to. Sa paglalagay ng fiber naman, ginagamitan ko siya ng timbangan. Tinitimbang ko yung mga fiber na inilalagay ko sa loob ng unan para pare-pareha sila ng laman sa loob. Kasi pagka napasobra ka ng laman tapos sa kabilang unan naman ay kulang, walang problema kung kulang. Kaya pag sobra kasi, hindi mo ma-iaano yung cost ng ginawa mong ilaw kung hindi pantay-pantay yung mga materials na ginagamit mo. Meron na akong bukas na fiber dito eh. Ito na lang muna gamitin natin. Ito, sandali. Ito yung pinagamit kong timbangan. Bali, grams lang. Sa gantong size na 11 by 11, ang ginagamit ko ay mga ang nilalagay ko sa loob na sa 100 grams. Kaya titimbangin natin yung timbangin natin itong fiber na ilalagay sa loob. Ang una sigurong gagawin natin, ito muna. Timbangin muna natin ito kung ilan ito. Kasi ibubukod natin yung timbang ng fiber sa tela para pantay-pantay yung man, yung tela, kung makikita mo, kung makikita nyo, nasa 40 grams na agad yung tela. So, bali, kailangan natin itong gawing 140 grams na bali yung magiging unan natin. Maglalagay tayo ng 100 grams na fiber sa loob.
sa presyuhan naman, bahala na kayong magpresyo. Basta alam nyo kung magkano yung mga cost na ginamit nyo. Ang cost kasi nung telang ginamit ko, itong Pitch Twin, ay nasa 75 per yard. Ang cost naman ng Gina, nasa 25, 35, ganun yung mga ano. May mga Katrina silang ginagamit na nasa 40. Ito kasing Pitch Twin, maganda siya, hindi gaya ng mga ibang unan. Pagka nilagyan mo ng fiber, makikita mo yung fiber lumalabas dito sa tela. Ang pati pagka inipo mo. Hindi gaya nito, smooth na smooth yung pagkaka-print natin. Saka yung fiber niya, secure na secure. Hindi na kailangan doblehin pa yung tela. Nagpunuin muna natin bago natin lagyan ng mga bago natin timbangin. Punuin muna natin siya para makita natin. Ipantay dito pa lang, ipantay na natin yung paglalagay para walang bukol-bukol na fiber. Napakadaling gawin ito kasi yung mga anak kong mga maliliit, sila na yung naglalagay ng fiber nito eh. Sa tingin mong okay na, i-check muna natin sa timbangan ngayon. Yan, sa timbangan ko ay nasa 120 pa lang, so kulang pa ako ng 20 grams. Importante yung timbangan para yung cost ng materials natin ay pantay-pantay yung makuwenta natin ng maayos yung cost ng materials. Kasi gaya nito, 100 grams tapos yung sa isang kilo ng fiber, i-divide nyo sa 10. I-divide nyo yung isang kilo, ang isang kilo ay what, sa 1,000 grams. So, 10 unan na magagawa natin ang malalamnan natin sa isang kilo. Tapos i-ano nyo na lang ngayon yung kilo, kwentahin nyo na lang ngayon yung magiging cost ng unan, yung pagpiprint, yung tela, saka yung fiber. Tapos bahala na kayo magdagdag kung magkano yung itataas ng presyo. Yan, ito na siya. Ngayon, ilalak na natin to. Sa paglalak naman, yung iba ginagawa nila, mano-mano na. Pero dahil maramihan yung ginagawa namin, pinapadaan na rin namin to sa makina. Balik na tayo dito sa makina natin. Walang tayo ng spill. Same process lang to sa mga nakikita nating mga neck pillow. Gumagawa rin kami ng mga neck pillow. Bago ko siya lagyan ng aspirate, tinutulak ko muna yung fiber sa loob. Ayan, tapos, ito ang makikita nyo to. Tapos lalagyan ko ng aspirate dito para pag tinahin natin siya, hindi siya ilalaban yung fiber sa loob. So, balikan ko na siya. Patayin natin tong side na to.
subukan natin yung pinaka dulong-dulo lang yung matay natin para magandang tignan. Ito na yung pilo natin. Bali natahinan natin yung pilo natin. Ito na yung kinalabasan. Yan, napakalaking pakinabang ng makina na ito kasi hindi lang ito pangunan. Ginagamit rin natin siya sa mga tote bag, ganun, mga drawstring bag. Saka kung ano-ano pa yung mga pouch bag na pwede natin tahiin, mga pang souvenir. Ngayon, pwede na natin siyang ibalutan, tapos lalagyan na lang natin siya ng tag ng Take It For Coming. Yung bali hanggang dito na lang. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung tutorial na to, siguro pakisubscribe na lang sa channel ko. Saka i-click nyo na rin yung notification bell para sa mga bago ko pang videos. Yan, salamat.